Igan, misto lang fountain na itsura pero malakas kung sumabog. Ang umano'y bagong paputok na tinawag na Goodbye Hamas. Kabila po yan sa isa't kalahati milyong pisong halaga ng iligan na paputok na nakumpiska sa Batangas. Saksi si John Consulta. Sumisipol-sipol at sa duloy may malakas na pagsabog nang subukan ang umano'y bagong paputok. Kasama yan sa mga nakuhanan sa surveillance ng Intelligence Division ng Calabarzon Police sa Tanawan, Batangas. Nakakabigla raw ang pagsabog at controversial pa ang pinangalan dito. Ito yung tinatawag na Goodbye Hamas. Nakabili tayo, din pinaputok na ng asset natin, which nabigla tayo. Parang mas malakas pa sa granada. Nang magkabayaran, sumalakay na ang mga polis at naresto ang isang lalaking may hawak ng mga ilegal na paputok. Nasa isa't kalahating milyong piso ang halaga ng mga nasa bansa kanya, kabilang ang mga wala pang label ng mga paputok, mga plapla, sawa, candle bomb, Judas belt, giant whistle bomb, King Kong, pastillas, kabasi at cold bomb. Wala lang talaga kasi itong permit at hindi rin talaga mabigyan ng permit considering na itong pinag-imbakan is bahayan. Hakbang yan para di maulit ang sunog na dulot ng sumabog na paputok noong taong 2022 na kinasawi ng apat sa Calamba, Laguna. At ng pagkamatay din ng isa sa pagsabog sa isang illegal na paggawa ng paputok sa Lipa, Batangas. Not only harming individuals, kundi grupo ang pwedeng masaktan pag sumabog itong mga illegal firecrackers na ito. Nakalista sa Republic Act No. 7183 at Executive Order No. 28 na inilabas noong 2017 ang mga paputok na nire-regulate para magamit at maibenta. Ganoon din ang mga pinapayagang pyrotechnic device. Kabilang naman sa mga ilegal na paputok ang tinatawag na Giant Whistle Bomb, Goodbye Philippines, Super Yolanda at Boga. Ang mga lalabag sa batas, maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon. May multa ring 20,000 hanggang 30,000 pesos. Pwede po nilang itawag dito sa hotline natin dito sa PRO 4A, no? Ito po yung 0917-3295-952, no? Kung meron silang makita o na nagdi-deliver o kaya nagmamanufacture ng mga illegal firecrackers. Noong nakaraang taon, hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga LGU na magtakda ng mga common area kung saan pwedeng magpaputok. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.